What is up mga kamoto? Welcome back to my channel, Topi Manalo po. And today, nandito po tayo sa Shell, dito sa Busobuso. At nakikita nyo na kasama natin si Cyril. Papahangin lang kami, nagpagas actually, nagpagas si Sai. Ako may gas naman ako. Naghangin lang kami ng galong. And may baon akong tent. At kung natatandaan nyo, yung last video natin, nabanggit ko doon na mag-rides kami papuntang Infanta. Well, kaninang madaling araw, umulan. Medyo malakas yung ulan. Pero tumigil siya around 5:30 or 6 a.m. Kaya naman, dali-dali akong gumising ng mga 6:30. Ginising ko si Cyril. And eto na! Ayan, no? Sumisikat na yung araw. At we are ready to go. So, goods na kami. Full tank na si Cyril. Ako full tank din. At ang first stop natin would be sa kilometer 90. So, according to Waze, 1 hour and 12 minutes ang magiging biyahe natin papunta ron. Kaninang ganda, guys. Yung ulap, parang sumasalpok dito. Umaakit na pa ganun. Mafag dito. Saglit na saglit lang yung panahon. Biglang sumikat yung araw. Ayan. Nawala yung fog. But anyways, mamaya sigurado makakita pa tayo ng maraming fog. So, I think we're good to go. Gina tayo? Oh, Gina tayo. Okay, Gina daw, sabi ni Sai. So, we are ready to go, guys. Sayang kanina yung fog, no? Nawala. Di ba, alam, mayroon pa dyan. Parang tayo lang ang tao eh, no? 20 minutes, andun na tayo. 20. Yan, so guys, eto na tayo sa arko ng ever famous Mabuhay Ka Infanta. At ayun yung kilometer 90 na, ano man tawag dyan, signage. Tumigil kami kasi nagpa-picture na kami ni Sai dito sa arke. So pupunta kami ngayon doon. And papapicture kami doon sa kilometer 90. Ay, okay, okay, okay. Parang lalim nyo itong pinuntahan ko. Ayan guys, nandito kami sa ayun oh, kilometer 90. Kanina dumating kami, medyo
parang kami pa lang yung tao, ngayon dami ng tao. Buti napaga kami. Ayan, oh. As Cyril, naubusan ng storage. Ayan, oh. So, dami-dami dito. Yan. Tapos sa kabilang side, may mga naghihintay pa. So, from here, diretso na kami ng Infanta. Tingnan namin kung anong beach ang pwedeng puntahan natin doon. Infanta ba or Real tayo? Ano ba yung mga nakita natin? Yung ano, yung ilog sa Infanta. Ilog sa Infanta. Oh, sige, hanapin natin yan. So, hanapin namin kung saan yan. Di namin sure kung saan, pero pagtatanong namin. So, video tayo later. Right? Later. Alright, guys. So, andito na tayo sa Infanta. Ayan. Yung ayan yung arc ng Infanta or signage ng Infanta. Yung pupuntahan namin yung Agus River. Lumagpas kami. So, bumili kami ng water dito. Tapos babalik kami ron dahil doon daw yung Agus River. Nga pala, pababa ng bundok eh hindi ko na nakunan para sa inyo dahil naubusan na naman ng baterya ang Tito nyo na makulit. Pero may baon tayong ano, may baon tayong power bank. So hindi natin po problemahin ang battery. Nag-charge ako para meron tayong video at least pagdating dito. Sabi nung lalaki dito daw. Tanong ka nga dyan kila ate. Dito po. Dito po yung daan. Sige po. Ano, dito nga. Oh, titignan natin dito. Okay guys, so medyo magulo ang direction ni Google tsaka ng Waze. Sinasabi pabalika dapat kami doon papunta ng Infanta, pero sabi ng mga lokal dito, dito daw yung Agus River. So syempre kanino kami maniniwala? Syempre sa lokal. Kaya babalik kami, hanapin namin kung saan dito. A few moments later. So guys, mukhang nandito yung Agus River. Somewhere here. Mukhang kailangan lang namin humanap ng papasukan. Check tayo. Mukhang napalaban si Thor dito ah, sa batuhan. Lugay ko dito eh. Naka all terrain yung gulong eh. Ayan, so bumaba kami, galing doon kami sa taas. Bumaba kami rito and ito yung Agus River. So titignan muna namin guys kasi medyo machokolate dahil di ba umulan. So dahil maulan, na bulabog ang ilog kaya medyo bulabog din ang kulay ng tubig. And ito ngayon siya. So hindi namin alam kung dito ba kami o pupunta na lang kami sa Real para mag-beach. Okay naman yung ilog, yung tubig. Kaya lang yun nga, machokolate dahil maputik dahil siguro dahil nga maulan. Pero ang haba pala nito river na to, no? Pero ang ganda dito guys, I bet during summer, ang linaw niyang tubig na yan. Ay, tinignan ko na TikTok, ang ganda. Oo. Kaya nga yung mga video na nakita namin ang ganda eh. Kaya lang medyo wrong timing kami. And guys, dito kami kakain. Tunguhin National High School. Ha? Oo nga eh. Naka-record ka? Ah, naka-record. Google. Yeah.
na. Ang daming ulam. Ano to, boss? Giniling po yan. Giniling. Dito ka kakain? Aba, dito po kakain. Ilang kanin? 35. Dalawa ho sa akin. Alin ulam? Ano ma-recommend mo, Nay? Ano masarap dyan? Ano masarap dito, Nay? Lahat po eh, lahat. Subigan. Dito, masarap to, tsaka ito ah. Ano yan, ano yan? Chicken siya na nilagyan ng flavor. Ah. Yun daw, chicken. Ako yan, Nay, tsaka ito, gusto ko to. Pagsamahin nyo. Yan. Yun, yun tayo sa loob. Ayun, Nay. Salamat po. Ay, salamat po. Okay guys, so tapos na tayong mag-lunch doon sa, ewan ko, hindi ko nakuha kung ano yung pangalan ng karinderya doon sa tapat ng National High School. Pero masarap naman, ayos naman yung food. Shoutout nanay, masarap ang food nyo, tama ka naman, kahit anong masarap. And ngayon, papunta na kami ng Real Quezon dahil pupunta kami sa Sanyu Beach House. Hindi namin alam kung saan kami pupunta na beach. And ang ginawa lang ni Cyril, nag-search siya sa TikTok Beach in Real. Kaya yun, oh, nandito na tayo. Ayun, oh, pagpalain kayo ng Diyos. Municipality of Real Quezon. So yun, nag-search lang kami ng beach sa TikTok and yun ang binakita sa atin, yun ang binigay, yung Sanyu Beach Resort. Kaya papunta na kami ron. According to Waze, 30 minutes will be there. So mga around 1:08 nandun kami. Abang-abang lang. Hindi ko na i-video rito dahil ganun din naman yung daan eh. It's just a straight wine, two-way lane. Mamaya na lang pagdating natin sa resort, pakita ko sa inyo kung ano itsura. Later guys! Later. Okay ba dyan? Parang mabato rin eh, no? Ha? Banda doon, ano? Oh, dito na lang tayo. Sige. Yan. Okay, dokey guys. So, dito kami. Sa Dory. Hindi namin makita yung Sanyu eh. So, dito kami sa Dory. Entrance lang po, sir. 70 po. Kami dalawa lang po. Pwede mo bang magtayo ng tent? May bayad po. Ang tent? Magkano po ang tayo? Day tour lang ba kayo? Oo, day tour lang po. 150. Sige po. Ayan guys, so nakita nyo yung timelapse natin na video. Naitayo na namin yung tent and pakita ko na sa inyo yung beach kasi nakaligo na kami. Ligo na kami ni Cyril eh. So ito yung dagat. Yes, sarap naman siya. Yung tubig is katamtaman lang,
maligamgam siya and yung alang panalo guys, masahe sa lahat. Yung hangin, ang lamig, yung tubig hindi ganun kalamig, so sakto lang. Sarap, alam mo, after ng long ride mo, makakapag-refresh ka, makakapagpahinga ka. Ayos naman dito. Yan, no? So, dahil dahil Lunes, kami lang ang tao. Saya, di ba? Oh. Ito yung paligid. Ayan, ando kami. This is Cyril. Goods naman. I'd say, worth it naman yung binayad namin. So, sinil kami ng 150 para sa tent. Nagtayo kami ng tent. And then, another 140 sa entrance kasi 70 pesos. Pagka yung day tour ka, 70 pesos lang yung entrance niya. So, 140 kaming dalawa ni Siren. Goods na, I'd say. Sulit na yung binayad namin. Pag-refresh kami, malakas yung tubig. Kung magbabanlaw kayo, malakas naman yung tubig. So ngayon, tapos na kaming maligo. Papahinga lang kami. Magbabanlaw na kami. Pack up, then good to go. Kasi we're planning to leave here at around 3 p.m. para hindi kami gabihin. So yung mga guys, tapos na kami maligo. Nakapagbanlaw na kami. And we're ready to roll. Time check tayo, anong oras na? 3:30. So, hindi namin alam kung anong oras kami darating sa Antipolo. Pero ang daan namin dun pa rin sa may Marilac. Tanong-tanong kami rito, kila kuya. By the way, yung pangalan pala nitong... Dory. Pangalan ng resort. Dory Beach Resort. So, may mga kubo sila. And yung mga kubong yan ay pwede kang mag-overnight, pwede kang day tour. Sa overnight, ang rate niya ay 2,500. Pero according to kuya, pangwaluhan kasi yan. Kung medyo konti lang kayo, mga lima lang kayo, ano, pwede daw buwasan, baka pwede na pababa ng 2,000. So yung kubong yan, ayan, nakikita nyo. Yung kubong yan, may parang second floor. So doon kayo matutulog. Tapos yung ilalim is upuan, may table, so kubo lang talaga. Ang panahon daw dito depende, may minsan mainit, minsan malamig, depende sa weather. Weather lang. Ngayon mahangin, pero medyo maalinsanga, pero depende, no. Pero kami, goods naman kami, okay lang kami. So, dito yan sa Real Quezon kung gusto niyo pumasyal, galing kayo sa rides, no? Galing kayo sa rides, ligo lang. 70 per head. Kung hindi kayo gagamit ng kubo, wala kayong tent, tigil lang kayo, ligo, banlaw, 70 pesos. Goods na yun, pang pa-relax lang. Lalarga na kami, and sana natuwa kayo doon sa video natin, sa rides natin, kasi kami nag-enjoy kami ni Sai. So yun, hanggang dito na lang. Hope you like the video. Hit the thumbs up button. Kung may question pa kayo, sulat nyo na lang dyan and sasagutin ko na lang. Tapos kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the notification bell. Yan, notification bell for more updates. Again, maraming salamat sa panonood. Nakagating kayo dito sa part ng video natin na to. Guys, 1,920 subscribers na tayo. Yes! Lumalaki yung community natin. Sana umabot na tayo sa 2,000. Pagka nagka 2,000, papamigay ako ng Gcash. So, subscribe na kayo para magkaroon na tayo ng parapon. Okay? So, mga kamoto, rides na kami, alis na kami. Ingat sa amin. Enjoy sa inyo. Kita-kits! Until next time!